Hello guys, welcome to another episode of my vlog. My name is Alan and today's video, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang places na pwede niyong puntahan dito sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. And nga, ngayong araw na to, meron ako yung papakilala sa inyo, special guest na siya mismo yung magtuturo sa inyo kung saan ang mga lugar na ito. Ayan, i-welcome na natin si Prince Abdul! Ayan! Ako ngayong magtuturo sa inyo papunta doon sa mga lugar na yon. Ayan, itong lugar na mga ito, ito yung makakatulong sa inyo para mabuwasan yung mga stress nyo. Siyempre, pupunta natin yan ngayon na. Di ba, Alan? Okay. Sige, puntaan natin at umpisaan natin ang magtuturo dito sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Okay, guys, umpisaan natin ang pamamasyal dito sa Jeddah. Ang Jeddah ay isa sa mayayamang lungsod ng Middle East at ang mga manlalakbay ay may maraming mga opsyon na magagamit pagdating sa paglilibot sa lungsod. Tulad ng maraming iba pang mga pangunahing lungsod ng metropolitan sa mundo, nagtatampok ang Jeddah ng mga ligtas na lugar na pangturista at negosyo. Ang mga manlalakbay na nananatili sa mga pangunahing lugar ng turismo sa Jeddah ay iwanang problema sa pagtamasa ng ligtas na bakasyon sa Saudi Arabia. Ang paglalakbay naman sa Jeddah sa unang pagkakataon ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na karanasan at kamangha-manghang aral sa kultura na puno ng magagandang tanawin at kamangha-manghang mga atraksyon. Tara at maglakbay sa iba't ibang atraksyon dito sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Welcome to Jeddah Flatbow! Sa mahigit na 500 talampakan ng taas, hawak ng Jeddah flagpole ang titulo ng Guinness World of Records bilang ang pinakamataas na flagpole sa buong mundo. Matatagpuan ito sa King Abdullah bin Abdulaziz Square sa Saudi Flag Roundabout at nagpapalipad ng opisyal na bandila ng Saudi Arabia. Ang flagpole ay makikita mula sa maraming vantage point ng buong lungsod at gumagawa ng magandang background na landmark para sa mga selfie ng turista. Ang pinakamataas na hindi sinusuporta ang flagpole sa mundo ay isa sa pinakamagandang bagay na makikita sa Jeddah. At isa rin ito sa may gitna 30 Guinness World Records na hawak ng lungsod. Ngayon, magdaan naman tayo ng isang araw kasama ang buong pamilya at mag-enjoy dito sa Al Shalal Theme Park. Maglaan ng isang araw na kasama ang buong pamilya at mag-enjoy sa isang gabi ng mga rides at laro sa Al Shalal Theme Park. Isa sa pinakasikat na amusement park sa Saudi Arabia, nagtatampok ang family-friendly park na ito ng mga nakakilig na rides, magigilon na mga rides para sa mga bata, nangunguna rin dyan ang mga boat ride, arcade game, at skating rink. Marami rin mga tindahan at food stall sa paligid ng parke, pati na rin ang dalawang full-service na restaurant. Ang parke ay nagbubukas araw-araw mula alas 5 ng hapon at nananatiling bukas hanggang hating gabi. Tara, puntahan naman natin ang King Fahad Mountain. Ang isa sa pinakasikat na atraksyong panturista sa Jeddah ay ang King Fahad Mountain, isa sa pinakamataas na fountain sa buong mundo. Ang fountain ay nagpapasabog ng agos ng tubig mula sa Red Sea patungo sa hangin hanggang sa pinakamataas na taas na higit sa 800 talampakan. Habang ang water jet ay makikita sa araw mula sa maraming lugar sa buong lungsod. Talaga namang mas ma-appreciate mo ito sa gabi kapag ito ay iluminado dahil sa daan-daang mga spotlight nito. Ang natatanging fountain na ito ay isa sa mga nangungunang modernong bagay na makikita dito sa Jeddah. Masisiyahan ang mga turista sa kahit na anong antas ng edad sa paglalakbay patungo sa Paki Aquarium. Ang Paki Aquarium ay ang tanging pampubliko aquarium ng Jeddah. Ang aquatic zone na ito sa Jeddah ay naglalaman ng mahigit 200 marine species, kabilang na ang mga pating, stingray, sea lions at seahorse.
Masisiyahan din ang mga bisita sa live na palabas ng dolphins o maaari ding lumangoy kasama ang mga palakaibigang dolphins na may karagdagang bayad lamang. Pagkatapos ng aquarium tour, pumili ng masayang souvenir sa isa sa pinaka o maraming retail shop. At pagkatapos ay tangkilikin ang sariwang seafoods sa Blue Ocean Restaurant. Ngayon naman ay bumisita ang biyahe sa Bicycle Wear! Kapag isinalang-alang kung ano ang gagawin sa Jeddah para sa kasiyahan, tiyaking magplano ng mabilisang paghinto sa Bicycle Square malapit sa King Fahad Road. Ang Bicycle Square ay kilala rin bilang Medan Adaraha na ay isang roundabout na nagtatampok ng 50-foot metal sculpture ng isang bisikleta. Ang iskultura ay una na na-install noong 1982 at nananatiling isa sa pinakasikat at kapansin-pansing bagay ng sining sa lungsod. Maaari ka magpaneho ng mabilis sa pamamagitan ng Bicycle Square o paradahan upang tingnan ang iskultura ng malapitan at kumuha ng mga litrato dito. Ngayon, nandito naman ako sa Globe Roundabout. Tapusin ang iyong paglilibot sa mga nangungunang atraksyong pangturista sa Jeddah sa pamamagitan ng paglalakbay sa Globe Roundabout na matatagpuan sa intersection ng Asalam Street at King Abdulaziz Road. Ang higating metal na globo ay nakalagay sa gitna ng intersection na napapalibutan ng mga watawat ng Saudi Arabia. Sa gabi, ang itim at pilak na globo ay naiilawan ng asul at berding mga ilaw na nagpapakita ng mapa ng mundo. Bisitahin ang Globe Roundabout sa gabi upang kumuha ng selfie kasama ang iyong sariling bansa sa mundo. Kapansin-pansin ang higating globo na ito ay dinisenyo ng parehong Espanyol na arkitekto na si Julio Lapuente na nagdisenyo ng iskultura ng bisikleta sa Bicycle Square at iba pang malalaking art installation sa Jeddah. Kung hanap mo naman ay mga malls na puntahan ng mga expat dito sa Saudi, maging ang mga nasyonal dito, puntahan na rin natin at mamili dito sa Reds Mall. Isa sa pinakasikat na mall ng lungsod ay ang Red Sea Mall na matatagpuan malapit sa Jeddah Cornice. Bilang karagdagang lokal at international na mga tindahan at restaurant, ang mall ay tahanan ng pinakamalaking indoor fountain sa mundo, isang sinehan na may 12 screen, isang supermarket at isang arcade. Ang Red Sea Mall ay isang magandang lugar para mamili ng mga souvenir o magpalipas ng nakaka-relax na afternoon window shopping. Ang higanting fountain at napakarilag na glass skylight, ang modernong mall na ito ay ang pinakamagandang modernong bagay na makikita sa siyudad ng Jeddah. Mamili sa tatlong palapag at daan-daang mga tindahan na maaaring pagpilian, madaling gumugol ng isang buong araw na pamimili sa Mall of Arabia. Nagtatampok ang mall ng modernong puting interior, nakakatuwang art installation at makukulay na LED lighting. Maglibot sa maraming tindahan para mahanap ang pinakamagandang bagay na mabibili sa Jeddah mula sa mga designers fashion outlet, malalaking department store, electronic store, beauty store at marami pang iba. Puntahan din ang higating food court sa ground floor, ang pinaghalong Saudi Arabia at international cafe at restaurant kung saan masisihan ka sa full meal o light meal snack. At kung ikaw naman ay tamang Pinoy ang panlasang hanap mo at murang halaga o matamis paro entertainment lang yan, naku, hindi naman palagpasin at pumunta sa Boracay Cafe and Restaurant. At kung ikaw naman ay talaga namang tatak Pinoy ang panlasang hanap mo sa pagkain o entertainment, nako, bisitahin mo na ang Boracay Cafe and Restaurant. Ang Boracay Cafe and Restaurant ay matatagpuan sa distrito ng Albalat sa Cornish Market. Upang subukan ang mga tunay na lasa at maaliwalas na ambience, masarap ang pagkain at napakababang halaga ng pagkain, subukan din ang ino-offer nilang value meal na may kasamang dalawang ulam at unlimited kanin na may kasama na rin isang bote ng tubig. Subukan din ang nakakapreskong halo-halo bilang isang dessert pagkatapos kumain ng di matatawarang lasa, sarap at tatak Pinoy na mga ulam nito. Ang iba't ibang variety at masarap na pagkain ay sinerbisyuan pa ng mga palakaibigan at masayahing mga